Good day, everyone. Today we were going to discuss the Region 3 or Central Luzon. So what are those provinces that belong to Central Luzon? So first one, the Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, and Aurora. So total of 2, 4, 6, 7 provinces that belong to Central Luzon region. So this is the location of Central Luzon in the Philippine map. Central section of Luzon is characterized by a flat terrain, and ang Central Luzon is the largest in the island in terms of land area. Okay, so then ang Pampanga ang tinagurian nilang the culinary capital of the Philippines. So what are those delicacies that can be found in Central Luzon? So we have different famous kakanin na matatagpuan sa Central Luzon. Then, ang Central Luzon ang tinagurian nating rice granny of the Philippines, the halo-halo capital of the Philippines, and the culinary capital of the Philippines, which is the Pampanga. Kasi nga, maraming mga taniman ng rice sa Central Luzon. So, kaya sagana sila sa mga rice. Okay, the first food that we can found in Central Luzon is the inuraban or nilubian, a famous tarlac delicacy originating from the town of Camiling. So it's a kind of black rice ang ginagamit sa kanya. Para siyang biko, pero black rice ang ginagamit sa kanya. Excuse. It's a sticky rice pero color black with coconut milk ang ginagamit nila for sweetener. Then, sorry, black rice siya na sticky rice. Then, nilalagyan sila ng coconut milk. Then, usually, gumagamit sila ng pulot or sugar cane pang sweetener. Okay? It's look like biko. Then, next one is the famous halo-halo. It's shaped the sort of the Filipino, and Filipino at heart is not an original Kapampangan dish. Kumbaga yung halo-halo kasi it's not an original Kapampangan dish. Pero through the years, mas nakilala yung Pampanga sa halo-halo din. No? Kasi masarap din yung halo-halo nila. So isa nga dyan is yung sikat na kabigting halo-halo in Mount Arayat. Then yung Razon halo-halo. So, ano ba yung mga ingredients niyan? So, mostly, ang ingredients ng kanilang halo-halo ay hindi kagaya ng typical na halo-halo natin na nakikita sa Manila. So, yung Razon halo-halo, I can compare this one with the crema de leche halo-halo ng mga inasal. So, parang almost halos ganun yung kanilang ingredients. So, minatamis na saging with syrup, makapuno, and then may evaporated milk. Then, nilalagyan nila ng garnish na leche flan on top. Then, shaved ice cream. So, yung kabigting halo-halo naman, this one, that can be found in Mount Arayat. So, meron niyang mashed beans, corn, and carabao milk. Pastillas, no? So, ganun yung ingredients nila. Hindi kagaya ng mga typical na halo-halo na nakikita natin sa Manila. Okay, next. Tupig. So, tupig is famous delicacy of Tarlac and Pangasinan. Pero, if I'm not mistaken, mas marami siya talaga sa Pangasinan. It consists of coconut milk, then glutinous rice, flour, then meron siyang hinahalong young coconut milk. Then, usually, ang ginagamit nilang sweetener is sugar or molasses. So, binabalot siya sa dahon ng saging, tapos yan, ang kalalabasan, niluluto siya sa uling. Ayan. May uling sa ilalim yan. Dito, pwedeng may yero, tapos pinapatong nila dyan para pag naluto siya, yan na yung kalalabasan nito. Okay? So, next one. We have tibok-tibok. A richer version ng maha blanca. So, it's made with carabao milk and topped with latik. Ayan. Para siyang maha blanca na. Okay? Then, next, sinampalukang manok. This one is the dish name is taken from the use of the sampalok. Kasi dito, ginagamit nila sa sinampalukang manok na pampaasim is yung sampalok. Yung dahon ng sampalok. Ayan. Okay? So,
Ayan, you can say that sinampalok manok is the chicken version of sinigang. So, chicken version, kasi mostly ang sinigang, we use pork. And this one, in sinampalokang manok, we use chicken. So, this is the version of sinigang. Then, the only difference nga is they use tamarind leaves or yung dahon ng sampalok sa pangpaasim. Then, syempre, para magkaroon ng mabangong aroma. Okay, the next. Sisig. Actually, yung sisig na pang na nakikita natin nowadays is hindi naman yun yung talaga yung pinaka pinanggalingan ng sisig. Kasi most of the time, nung unang paglabas ng sisig is madalas hinahaluan lang siya ng salt or vinegar. Okay? So, a sisig is a term which means to snack or on something sour or something na maasim, 'di ba? Then noon nauso lang 'to sa Pampanga sa mga kainan sa kalsada. Then later on nagkaroon na ng widely malawak na yung mga lugar na kumakain ng sisig, then pinasok na rin siya sa mga restaurants, maliit man or malaking mga restaurant. So, especially scrap pork ang ginagamit sa kanya. Pero sometimes, meron ding mga fish or exotic meat na ginagamit sa kanya. Then, nilalagyan nila yun ng souring agent, pangpaasim nila, kalamudin or lemon juice. Or syempre, mas ano, familiar tayo is yung vinegar. Then, sinisison nila with salt, chili pepper, and other spices. Pero ngayon, marami na kasing klase ng sisig. Yung iba, hinahaluan ng utak ng baboy or else hinahaluan din ng mayonnaise. Then, next one is the inipit. It's popular in Bulacan. Okay, then it's a Filipino dessert consisting of 2 sponge cake combined with a creamy custard-like filling. So, tinapay siya. Na nilagyan ng, or sponge cake siya, na nilagyan ng filling sa gitna. So, yan yung tinawag natin na inipit. Pwede siyang plain vanilla sponge with the mashed potato filling. Okay? Then, next. Tinimus, or ito yung version ng Nueva Ecija na sa dinuguan. Okay, a pork dish that somewhat compare or yun nga, it's look like dinuguan. Although both uses of, so pareha silang gumagamit ng dugo ng baboy. But the difference, they use different ingredients for making the dish char. Tinimis, using tamarind leaves or usbong ng sampalok to enhance the taste and to give the dish its sour taste. Okay, so si tinimis, it's a dinuguan version ng Nueva Ecija. Then, ang pinagkaiba nila, yun nga, yung tinumis kasi, they used dahon ng tamarind for pangpaasim. Okay, then sa sinigang sa kulibangbang, dish naman is native of Tarlac. And meron siyang 2 major ingredients. First one is the native chicken and then yung alibangbang leaves. Or tinatawag din natin na kulibangbang. This dish is originated from the Abeling tribe in San Jose Town. Ayan, ito. Organic chicken yung ginagamit nila, tapos nilalagyan nila ng alibangbang leaves. Alinbangbang leaves. Ito yung puno na yun. Ayan. So, ganito yung klase ng leaves niya. Ayan. The next one is the biko. Biko is a rice cake. Then, meron siyang caramel toppings or yung mas kilala natin sa tawag na latik. Usually, sinaserve yan during parties, fiesta, Christmas, New Year, or any kind of celebration event in the Philippines. Okay, so latik yun nasa ibabaw niya. Then, malagkit na bigas yung ginagamit for biko. Then next is batutay. Batutay is a native of Nueva Ecija. So it's a kind of longganisa, parang sa Ilocos meron tayong tinatawag na vegan longganisa. So dito naman sa
Central Luzon, meron tayong tinatawag na batutay, which is native in Nueva Ecija. So it's a ground pork sauteed in aromatic and sweetener and normally made as sausage. So meron din siya, it can be served sweet or pwedeng garlic or pwedeng skinless. Then meron din silang tinatawag sa Cabanatuan City na Langganisa Festival. The next, burro or balaw-balaw. So, it's a Filipino native delicacy made from fermented rice, pinaghalong fermented rice, at saka shrimp. It's originated then in Pampanga, but it will always best serve with eggplant, lettuce, mustard, and any other vegetables. Yan yung burong hipon. Then, next one is morcon. As you can see, mostly ng mga dish nila, it's originated talaga from Pampanga kasi masarap magluto at kilala ang Pampanga sa mga iba't ibang klase ng dish, mga exotic food pwede rin. And talagang marami silang mga panglaban na dish talaga at masasarap. Okay, then ang morcon is a native dish also from Pampanga. Ito naman, it's like embutido. Pero this one, yung morcon, is a combine of ground pork and ground beef. So, pinaghalo siyang laman ng pork at saka laman ng beef. Chorizo de Velao and perhaps additions of pimiento is what makes morcon pungently tasty. Ganyan yung morcon. Then next, bituti tagak. Stuffed, grilled, or deep-fried farm frog. So, eto ay palakang bukid kung tawagin, no? So, masarap naman yung palakang bukid based on my experience kasi para siyang lasang manok or mas malinam ng panga siya talaga sa chicken meat. Okay? So, yan. Nilalagyan nila yung palakang bukid ng ground pork or ground shrimp as fillings. Ayan. Then next, pindang kalabaw. Ito, it's a kind of tocino, kaya lang hindi pork yung ginamit. Ang ginamit dito ay kara beef or laman ng kalabaw. It's also from Pampanga. So, mas matigas lang to kumpara sa tocino. Kasi mostly yung tocino mas malambot dahil nga pork ang kanyang meat. So, si pindang kalabaw, so from carabao yung meat na ginagamit sa kanya. Then next is the aligi or crab fat na sinute natin sa garlic. Ayan. Okay, then next, bringhe. Bringhe usually cook with luyang dilaw or yung tinatawag natin na turmeric tapos coconut milk. Tinatap natin siya ng carrots, bell pepper, and boiled egg. So, it's a version of paella. So, sa Pampangan or sa Pampanga, bringhe naman yung tawag nila. Ayun. Yan, bringhe or version of paella to ng mga Kapampangan, bringhe. Then, adobong kamaru. It's a kind of exotic food, a rice croquettes na matatagpuan siya madalas sa rice field dahil nga, di ba, I told you a while ago na ang Central Luzon region is popular or marami sa kanilang talagang palayan. So, dahil sometimes maraming nakikitang cricket, so ginawa nila ng paraan kung paano nila makakain yon. So, nagluluto sila ng adobong kamaro. Pero pwede rin naman ding prito lang. So, it's native then from Pampanga. Pero yun nga, sabi rin dito na in some part of Visayas, so madidiscover natin sa susunod na nagluluto din sila ng kamaru. Ayan yung adobong kamaru. Ganyan yung itsura niya. Madalas nakikita siya sa rice field. Panisilios de San Nicolas. It's a kind of Pampanga cookies. And konti lang yung mga ingredients na ginamit nila. Then, these cookies are best served with hot coffee and hot chocolate de baterol.
Then, bakit naging maselan or maging parang napaka-importante nung cookies na to? Kasi this kind of cookies is nilalagyan nila na imahe ni Saint Nicholas, one of the most beloved saint of Pampanga, the culinary capital of the Philippines. Ayan, si Saint Nicholas. And ito yung panghulma nila, pwedeng round, pwedeng oblong. So, yan yung ginagamit nila na panghulma. Ilalapat nila dyan yung pinaka dough mixture. Tapos, pag naluto na siya, ganito na yung itsura niya. Okay? So, madalas, niluluto to ng mga kapampangan. Then, ayan. Si Panisolius de San Nicolas, madalas niluluto siya. Tapos inilalagay siya sa isang jar. Tapos once na ilalagay siya sa isang jar, tapos kapag merong taong merong may sakit, ipapakain nila yon, yung cookies na to, doon sa taong may sakit, na with prayers. So para naniniwala sila na ito ay makakagaling din. Kasi nga, meron itong imahe ni Saint Nicholas, which is the beloved saint of Pampanga. So, I think that's all for Central Luzon region. So, thank you. And if you have any question, we will discuss on our group chat. Bye!